Murang quality action cam ba hanap mo? Tama sa itong video na to. Good day guys and welcome to another episode of Riding in Tandem. At sa episode na to, i-unbox natin tong dalawang Murang action cam at ite-testing din natin siya. Testing natin siya sa kotse, testing natin siya sa motor, testing natin siya sa umaga, testing natin siya sa gabi. Ready ka na ba? Tara na! Pero bago yan, syempre i-unbox nga pala muna natin. Tingnan natin kung ano laman nito. Lalatag ko na lang dito para sa inyo. Tingnan natin kung anong laman nito. Wala kami kutsilyo eh. Kaya katsara na lang. Oo nga pala, no, itong Akaso. Sabihin ko lang sa inyo, no. Ito nga pala, Akaso v50 Pro ha. At saka itong isa, Akaso v50x. So tingnan natin kung anong performance nitong dalawang to. May kasama na rin nga pala silang ano, mic para sa mga moto vloggers nating kaibigan dyan. Okay, buksan na natin. Hindi effective. Wala akong bunting. Ito, totoo na. Ito yung sa V50 Pro. Ayan, may kasama siyang mic. Aminin na natin, no, tayong mga Pilipino. Siyempre, hindi naman lahat sa atin kayang mag-afford ng mga mamahalin na action cam. So, itong action cam na to, mas mura de hamak sa mga brands na uso ngayon. Pero titingnan natin yung quality, syempre baka mamaya mura nga tapos yun naman hindi naman pala usable. May kukumpara natin yan mamaya, tingnan natin. Automatic, sa box pa lang niya may stand ka na. Ha? Wait. Dalawang battery, remote na relo, mount, another mount, panghigpit ng lock, mount ulit, may pamunas, double-sided tape, ziplock, tsaka meron pang bakal na wire, oh. Another mount! Grabe ang dami, mount na naman. Putik, dito pala sulit na, oh. Skeleton na ano niya, na case, charger ng battery. Mount na naman sa helmet. Oh, may isa pang cover, nung para dito sa waterproof na mount. Another mount, handlebar mount, USB, strap, member ka na rin ng Akaso Club, tsaka manual. Grabe, ang daming laman, sobrang sulit. Ilalagay ko na lang yung price dito. Actually, ito nga palang dalawang tong product na to. Available to sa Lazada ha. Check nyo na lang yung link. Maglalagay ako sa description sa baba. Tingnan naman natin tong isa kung ano laman ito. Kung tatapat pa dito sa Pro. Yung kutsara hindi gumana. Ngayon naman yung gunting nasira. Yan, ito na isa. Uy! May box. Pasa loob ng box. Hindi nga tinipid yung double-sided tape. Palagay ko, talagang high quality ito. Walang nga, box pa lang eh. Pinapahirapan na kami. Mic, kagaya rin mo sa kabila. Wires, double-sided tape, mga strap. May remote din siya. USB, dalawang mount, cover sa likod, dalawang mount ulit, charger, strap ulit. Grabe, sulit itong mga itong daming laman. Oh, may bike mount ulit, helmet mount, another mount. Hindi mo na kailangan bumili ng accessories. Grabe, sobra dami. Ito pa, mount ulit, dalawang battery. Grabe, sulit. Lahat na ng kailangan mo nandito na. Meron din pala siyang operations manual. Grabe, ang dami. Palagay ko sobrang sulit yung binayad nyo dito. Grabe, sa accessories pa lang wala ka nang kailangan bilhin. Sulit na. Pero, syempre, itetry din natin tong ano, quality ng dalawa. Kaya lang, syempre, wala pa tayong charge ngayon. Kaya, time out muna tayo ha. Magcha-charge lang muna kami. Autonomy is an illusion. Charge na namin. Kaya itry naman natin siya sa car vlog. Ngayon, itong video na to, simula ngayong point na to, onwards, lahat na ang gamit natin, ito na lang Akaso dash, ito na lang Akasong action cam ang gamit natin. Makikita nyo na lang sa screen kung ano ang label nyan, kung aling Akaso yung gamit. Ang resolution natin ngayon, naka 1080p tayo
60 frames per second. Tapos naka-on yung stabilization natin, ha. Tapos naka-handheld lang tayo, wala tayong gimbal na gagamitin para makita talaga natin yung mismong performance nitong mga action cam. Okay? Ngayon, nakapatong naman tayo sa dashboard lang, ha. Walang hawak to. Tapos yung audio nga pala natin, wala rin kaming lapel na hawak, ha. Wala kaming lapel, ano lang to, onboard mic. So titingnan natin kung kamusta rin ba siya. Okay? Ayan. Round 2. Ito naman ngayon, naka-image stabilization off. Okay, tapos handheld pa rin tayo. Wala tayong gimbal. O, check nyo. Ito mga ka-tandem. So, ano, 1080 pa rin, 60 frames per second. Pero nakapatong lang tayo sa dashboard ngayon. Resolution ngayon natin, 4K, 30 frames per second, tapos image stabilization on. O, check nyo kung okay ba yung quality para sa inyo. O, nagda-drive tayo ulit. Mga ka-tandem, 4K naman to, 30 frames per second, image stabilization off. Okay, testing natin. O, sige dun. So, naman tayo, kain muna tayo. 720p, 60 frames per second. Try muna natin. Kas. Kas. Say hi. Hi. It's me. 3, 2, 1, go! One more. At ito na nga tayo mga ka-tandem, ite-testing din natin to sa motor. Kamusta kaya ang quality nito? Bali ngayon, para alam nyo lang, naka-ano tayo, ha? 60 frames per second pareho, tapos naka-on yung stabilization. Tapos ite-testing na rin natin yung mic niya, kung okay ba, naririnig niyo ba ako? Bali ngayon, habang nag-monitor tayo, no, para makita mo yung quality. Sasabihin ko na rin sa inyo, no? Baka nagugulat kasi kayo, nagmamotor ako ngayon. Para sa mga kauna-una nating mga subscribers, talaga kasing nagsimula kami sa motor, kaya nga riding in tandem kami. Ako, tsaka yung asawa ko, nagmamotor din kami. Nagkataon lang na mas marami kasi yung nanonood sa amin sa kotse, kaya mas marami yung content namin sa kotse. Pero nagmamotor din kami. Ngayon, tsaka dati kasi wala kaming ano, action cam. Eh ngayon, salamat sa Akaso sa pag-sponsor nila ng ating action cam. Kaya ngayon, meron na tayong action cam. Kaya baka sa mga susunod, meron na rin tayong mga photo vlog. Naks! Oh, mga ka-tandem, tapos na tayo sa umaga. Ngayon, gabi naman. Tingnan natin kung okay ba performance nito sa gabi. Kung makakikita pa ba o pwede ka bang mag-moto vlog sa gabi. O, ito na, tingnan nyo. Mga ka-tandem, ano nga pala yan, ha? Handheld lang yan, ha? Handheld, wala tayong gimbal. As in, hawak lang talaga ng abay. Dito sa kalsada na to, merong maliwanag pa naman, malakas yung ilaw. Pero mamaya, meron tayong mga dadaanan na wala talagang ilaw. O yan, kung nakikita nyo, yung kalsada dito, walang ilaw. Mga ilaw lang na sasakyan. Yan, madilim talaga.
Bale mga ka-tandem, lahat ng mga video na pinakita namin sa inyo kanina, raw files lahat 'yon ha. Wala kaming binago as in cut, paste. Ganun lang 'yon ha. In summary, bale ito ang summary namin sa review nitong dalawang magandang camera na 'to. Okay, bale unang-una sa video. Bale unang napansin namin dito, pareho namang maganda yung video quality nila. Parehong hindi sila nagsa-stutter. Yun nga lang, itong Pro, mas maganda yung ano, yung colors niya mas natural. Ito kasi yung isa, minsan medyo bluish siya, minsan medyo iba yung ano niya, yung shade niya. Tapos napansin ko rin sa 1080p, ito mas malaki yung crop niya. Tapos ito, mas malaki yung kita mo. So, yun, sa video yun yung napansin namin. Sa 4K naman, mas noticeable lalo na yung crop nito. So talagang anliit nung kita mo. Pero itong Pro, mas malaki yung kita mo, mas wide angle. So panalo na naman tong Pro. Okay, next. Another thing na napansin namin dito sa video, itong v50x, kahit 1080, kahit 4K, basta naka-image stabilization siya, ang laki talaga ng crop niya. Sa mic naman, mas maganda tong Pro. Kasi itong Pro, mas maririnig mo yung mga boses, mas maganda yung pickup ng mic niya. Yung internal mic ha. Tapos ito naman, rinig mo pa rin pero mas mahina yung sa X. Sa external mic naman itong dalawa, so itong X, ano siya, masyadong sensitive yung mic niya. So rinig mo pati yung mga environment. So minsan parang sabog na yung ano niya, yung maririnig mo. Pero itong Pro, mas maganda, mas lighter yung ano niya, mas maganda yung quality kaso mo mahina. Pero pag nag-edit ka naman kasi ng video, pwede mong i-adjust yung volume niya, pwede mong lakasan. So mas okay pa rin tong ano, Pro. Pero syempre, depende na rin sa pagkaka-position mo ng mic. Kasi kung kunwari, mahanapan mo to ng magandang pwesto, or ito, magandang pwesto, so baka mabago mo pa naman. Pero sa ngayon, ito muna yung panalo namin, yung Pro. Next naman natin dito yung low light performance niya. So sa amin, better tong X sa low light. Kaso mo, medyo mas grainy siya. Kaso ito naman kasi, masyado namang madilim, halos wala ka nang makita. So sa panggabi, pang madilim, panalo sa amin tong X. Ngayon naman, syempre, pag may action cam ka, pipindut-pindutin mo, diba? So sa amin naman, sa paggamit, mas madaling gamitin tong X. Kasi ano siya, mas sensitive yung ano niya, touchscreen, tapos malalaman mo kaagad kung nasan yung mga kailangan mong pindutin. Unlike dito, sa Pro, medyo nakakalito siya. So ngayon mga ka-tandem, ano ba nanalo sa amin dito sa dalawang to? Isa lang ang sagot dyan, etong Pro. Kasi lahat ng gusto namin, nandito na, yung quality, lahat. So, kung kami, kung kayo, bibili, ito ang marirekomenda namin sa inyo. Ito na yung kunin nyo. V50 Pro, better talaga to. Okay? Sana may natutunan ulit kayo sa ating episode ngayon. Maraming salamat sa panonood. Sa Uulitin. Bye-bye!